Oh, Jinalin. Kung nasaan ka man at mapanood ka sa video, kung masaya ka dyan, dyan ka na lang. Ayaw ko na sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Sayang na pag-aruga ko sa iyo dito sa bahay ko. Inturing ko sa iyo, isang anak, isang asawa. Doon siya sa kinakasama niya, hindi ko na kailangan sa dito. Bahala ka sa buhay mo, kung ano mangyari sa iyo dyan, atakihin ka, mamatay ka. Ngunit wala tayong magagawa, ma'am. Talagang ganun ang buhay. Pinapasagis ko na lang. At sa muli kong pagdalaw kay Tatay Filomino ay sinalubong tayo ng malakas na ulan at nagsilong kami ni Marcos TV Channel dito sa nadaanan naming bahay. At samahan nyo kami mga kalingap, kahit ganitong ang panahon ay pinagpapatuloy namin ang paglingap sa ating mga tinutulungan kagaya ni Tatay Filomino na isang 72 anyos na walang trabaho. Good day mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa lugar ni Tatay Filomino at kumustahin natin siya sa kanyang pinagdadaanan syempre. At eto nga, nandito tayo sa tabi ng ilog sa kanila. Ayan, nagagandahan lang ako sa ilog nila. Mababaw ngayon. Ayan, dyan sila naliligo. Ayan, dyan sila may dab pa ito. Andun si tatay, nakita ko saan. Buti na lang walang tubig ngayon dito sa tabi ng bahay niya. Magandang araw po! Magandang araw po, ma'am! Kumusta po kayo? Ganito. Mag-isa na naman po? Po. Okay. Sinong kasama niyo po? Kaibigan ko sa kabila. Ah, kaibigan niyo sa kabila. Oo. Ay, nagpapahinga siya. Papahinga po siya. Po. Kumusta ka, tatay? Ganito, malungkot. Di halata. Hindi halata. Ang tatawa si tatay. Halos umiiyak lang ko eh. Ay, ganun po? Ay, mahal ko rin yun eh, kahit na nagkaganun. Mahal nyo si ate Jonalyn? Sabi nung iba, pabayaan ko na. Sinong nagsabi tayo? Sinong nag-advise sa'yo? Mga pamangking ko, apo ko. Pababalikin mo anya, ay ganun ang gawa sa iyo. Gagawin at gagawin niya na naman po yun. Totoo po yun. Ang dami pong nagalit sa kanya dun sa last video natin kasi nalaman nila na yun yan. Nga. Po, totoo po yan. Oo. Kung nanonood si Ate Jonalyn, anong message mo sa kanya, Tay? Anong gusto mong sabihin? Sasabihin ko sa kanya. Kung babalik siya dito, kunin lang yung damit niya. At ayaw ko na sa kanya, malis na siya. Paalisin ko talaga po. Doon na siya sa kinakasama niya. Hindi ko na kailangan sa dito. Sapagkat dami ng ginawa niya sa akin. Ayaw ko lang saktan siya. Kahit may ginagawa siya dito sa kapitbahay namin ng masama, hindi ko siya pinapansin. Ano ba yung ginawa niya sa kapitbahay niya tayo? Ano yung inano niya sa'yo? Yung pagkababae niya, binibigyan niya sa aking pamangkin. Ay, ganon? Po. Nakikita ko dyan. Kahit nandito sa bahay, nandito yung lalaki. Pinababayaan ko siya. Malaking insulto naman po yun kasi kayo yung kinakasama niya. Malaki nga pong insulto sa akin, ma'am. May kinakalantaray na iba. Sorry sa words ko pero yun dapat doon sa ano niya, di ba? Yung kalagayan niyang ganun. Ako naawa sa kanya sa kalagayan niya. Dahil siya baga na mamatay. Ayun ang gusto niya. Mamatay siya. Diwala siya. Wala kang magagawa na. Ang sa pagkakaalam mo ba, tatay, ay inaalagaan din po ba si Ate Jonalyn ngayon doon sa lalaki niya? Ang hindi ko alam po. Yun ang hindi ko alam. Maaaring siya pabayaan siya, maaaring gawin siya bugaw nung pamangkin ko. Kasi ang nabalitaan ko ay binilhan po pala siya ng gamot. Binilhan ko nga. Hindi, binilhan ni nung kinakasama daw po ano ngayon, ano, yung tatay ni Ate Isabel. Ano yung binilhan ng dito sa akin? Yun man ang sabi nila po, binilhan daw po bago umalis. Binilhan dahil sa pag-ibig nila. Naulan na ito. Hindi, okay lang po. Grabe, ano? Ako ang sinaktan niya maigima. At ako ang sinaktan niya pati sa kahiyaan ko. Napahiya po kayo, ano? Napahiya talaga, ma'am, ako sa ginawa niya dito.
Kaya ba sabi mo? Di niya pala iniisip na nasa social media kayo, na video kayo, na syempre napapanood kayo ng buong mundo. Kasi umabot na po ng 3 million yung video dati ninyo, ni Ate Jonaline. Tapos ngayon malalaman ng tao na nagloko, tapos niloko kayo. Hindi niyo na po yun kasalanan. Hindi ko po yung kasalanan. Kasalanan na ng babae. Oo. Alaga ko siya dito, hindi siya, kumaan, hindi na siya gluluto. Alaga ko siya. Maligo siya. Huwag sinabi niyong kuhaan ko siya. Parang prinsesa po yung turing niya sa kanya. Po. Kahit ganito yung tahanan, ganito yung totoo buhay yan, niyo. Totoo po yan, bahala na God sa kanya. Laking sakit ang ginawa niya sa akin. Tinanggap ko siya sa pang-apat na balik niya sa akin. Kahit marami na lalaki siyang pinano. Sabi ko po sa kanya, magbago siya. Wala. Kaya pag nagbalik po siya dito, ayaw ko na. Yan din yung advice po, pati ng mga, syempre mga supporter namin, mga ninang namin, na kung pwede daw kausapin ka namin na sana huwag mo nang tanggapin tayo kasi kawawa ka. Naiyak nga sila, sa pati kayla at Isabel yung pangyayari doon sa kanila, at iniwan pala silang walang-wala. Ang laki pala ng hawak ng tatay ni Ate Isabel na pera. Umalis, tapos ni Piso, wala siyang iniwan sa mga anak. Ang dami niya po palang anak, ilang anak sa ni ano? Amay, 13 yata. 13? Grabe mga kalingap yung nagtanan po sa kinakasama ni tatay na 24 anyos ay 13 po yung anak na iniwan dito. Ni Piso, wala daw pong iniwan sa mga anak. Nag-iiyak nga po yung panganay, yung tag-alaga sa Ate Isabel. Naawa nga ako dyan sa apo ko na yan. Gawa na siya, binigyan na ng kwan dyan sa mga kapatid, sa mga anak niya. Opo. Yung kapatid na may pamilya na rin, yun ang dapat na hindi na nila bigyan ng pag-aalaga sa mga kapatid na yan. Sinabi, oo, may pamilya na yun, may pamilya na po sa Ate Isabel, diba? Sinabihan ko pa po yun dito, ma'am. Naitura ka po rito. Maghanap buhay ka. Kung ikaw ko yung babae lang nan, ang pag ukulan mo ng kwan, malamang niya sa buhay mo, kaawa mga anak mo. Ina-advisean mo din po, kasi alam, oo, alam mong gusto niya si Jonaline. Alam ko. Ginagawa na nila rin. Pinababayaan ko lang po, ma'am. Yun, parang wala po kayong ko, karapatan po ano na magpigil. Kahit, kasi, kahit na siya may ginagawa nito yung babae ko, hindi ako nakikalam. Ayaw kong dungisan ang pagkababae niya. At ayaw kong ang kamay kong bibitawan ko sa babae. Ilang babae na yan, wala akong sinaktan dyan. Ang paalam niya dito, mapunta rin sa kaibigan na nung bagong taon, nung auno. Ikaw, ika ko. Pag mo niya akong kulungin, hindi kita kinukulong. Saan gusto mong pwede? Ay pala, magkatagpo na yun. Diretso na. Diretso na po pala, no? Hindi niyo na po naantay na bumalik dito. Ay, hindi na. Hanggang sa pizza tusin na yata ngayon. Ako, ganito na lang po ako, malungkot ako, ma'am. Kumisan, nahiga ako, naisip ko siya. Dahil nandyan siya, nakakatulong din siya sa karamdaman ko. Kumisan, hinihilot niya ako. Ganun lang ang sa isip ko. Dati ba, inaalagaan din pala kayo? Inaalagaan ako nun. Naiisip niyo yung mga yun? Naiisip ko yung mga nakaraan na ginagawa niya sa akin. Pero ngayon, nagbabago isip ko. Nakakaya sa mga kapitbahay ko. Nakakaya sa ako natin ang ginawa niya. Ayaw ko na. Sa mga viewers? Kung ako man magusto, may makagusto pa sa aking babae, hindi na siya. Ang gusto ko yung... Tsaka sabi din po ng mga supporter namin, mga viewers, mga ninang namin sa Kasal ni Marcos, advice din naman namin daw na mas maigi daw na mag-isa ka na lang kasi ano po, parang pabigat pa sa buhay mo, syempre, wala ka pong trabaho tayo. Kahit pabigat. Wala kang trabaho, wala kang ano. Mas maiging ikaw na lang yung nandyan. Okay. Huwag ka nang maghanap ng ako, maging kasama tayo kasi siguro ganyan yung tadhana para sa iyo. Maari po. Dahil sinundan nun, ganun din nag-uwi doon sa tunay na tawa. Kasi yung mga nakukuha niya naman po ay parang hindi naman po yata normal. Hindi sapat sa akin. Tsaka hindi, parang hindi sila normal tayo kasi tingnan mo, nagtira siya ng medyo matagal dito tapos nakisama sa iba, nangipagtanan. Dalawang buwan sa alaga ko dito. Magkasakit siya. Ako nagdadamay. Laging tumatarak po yung tumatarak. Ano, yung pag inaabot siya,
mata niya, ano? Halos umiisa dyan. Ako nagkakan sa kanya. Binibigyan ko siya ng bihisan. Saan pa naman siya sana sa pagmamahal ko sa kanya? Ngunit talagang masamang babae ang kawang ko sa kanya, ang turing ko. Oh, Jinalyn, kung nasaan ka man at mapanood ka sa video, kung masaya ka dyan, dyan ka na lang. Ayaw ko na sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Sayang na pag-aruga ko sa iyo dito sa bahay ko. Inturing ko sa iyo, isang anak, isang asawa. Ngunit ginawa mo sa aking mali. Ang sinamahan mo pa, pamangin ko. Oh. Kaya ayaw ko na sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. Kung ano mangyari sa iyo dyan, atakihin ka, mamatay ka. Salamat sa Panginoon. Yun, masama yung loob ni tatay. Kasi, grabe yung sakit na loob ko talaga. Oo. Sa pamangkin niyo po, anong gusto niyong ipaabot sa kanya, tay? Oh, ikaw, Juan, Lunito, ginawa mo sa akin, huwag kang papakita rin sa akin. Sa sama na loob ko, ayawan ko. Salamat na lang sa iyo. Naito ka na lang, hindi mo pa ginalang ako. Sayang itinuring pa akong tiyuin. Sige, bahala na kayong dalawa. Kung saan kayo makarating, doon na kayo. Kung kasama pa yung babae. Ngunit kung hindi mo kasama, eh bahala ka. Sana yung babae, mahal ko pa rin yung kahit na malayo. Dapat wag mong naman bugawin. Alam mo naman, may sakit yun. Mahal ko pa rin yung kahit nandiyan sa iyo. Pero pag uwi dito, hindi ko na tatanggapin. Ayaw ko na. Napagkat tirandala na ako sa kanya. Maraming ginawa sa akin. Marami. May kinasama. May kinasama siya. Nagpaalam sa akin. Sa halagang 100 piso, sumama siya. Naulan? Hindi, okay lang po. Okay lang po. Sumama siya. Oho. Doon sa lalaki. Pinabayaan ko 3 buwan siya doon. Mm-hmm. Bumalik po dito sa akin. Tinanggap ko. At umiiyak siya. Ako ang loob ko. Hindi sa asawa kung ano. Ang loob ko, maawain. Anak yung turing niyo sa kanya po, ano? Anak at sabi niya asawa. Hindi asawa. Oo. Ngunit hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin. Ang pangako niya pala, hanggang doon na lang. Kaya ayaw ko na, ayaw ko na. Paano po kung magmakaawa in case na magpaka ano sa inyo? Ay, hindi po. Ilalabas ko dito ang damit niya. Dalay mo, umalis ka na. Ayaw ko na. Ayaw ko na talaga po. Grabe ang sakit na iniwan niya sa akin. Kung yung puso ko ay masusugat, sugat na. Nahirap nang ilumin. Kasi nung pumunta po ako dito ay medyo nakainom kayo tayo, ano? Upo. Medyo nag-ano kayo upo. Sa nangyari sa inyo. Talagang masakit ang loob ko. Oo. Kagabi nagsusula ako kagabi. Naisip ko siya. Ano magagawa ko? Kahit isipin ko man, masisira lang ulo ko. Mag-focus ka na lang tayo sa mas ano meron sa'yo ngayon. Kung... Mas maganda po pa, ma'am. Ganito nagsusula ako. Katulad ng ma'am, kung ano niyo ako nung una, ganun pa rin ang gagawin ko ngayon. Oo, mas maigi na po. Tapos maglibang-libang kayo dyan, huli kayo ng crabs, di ba? Para hindi kayo manghina. Alibangan ko yung radyo. Magdamag-damag na. Magdamag yung radyo nyo? Magdamag din ako, walang tulog at nakikinig ako. Oo, oh, okay. Ay, okay. Yung radyo mo tayo, binilhan mo na ng bagong battery? May kurente po ako. Ay, nag-ano ka na? Sa apo ko, sa radyo lang, isanda na ang isang buwan yan. Wow, maganda radyo na. Lang. Kuryente na pala si tatay. Radyo lang. Kung gusto ko magkailaw, magkakailaw ako. Okay. Di pwede ka na palang magka-TV dito, magkaroon ng TV. Ay, kung gusto ko po. Oo. Ano yung niluluto mo, tatay? Isinain po yan. Kanin? Po. Luto na yata, baka masunog yan. Nagpunta po sa pamangkin ko at kuha ako ng tilapia. Ah, tilapia. Tay, may dala din ako. Sa ano, iyo. Ano po yun? Ito, isang buong manok. Ay, adobohin mo. Maraming salamat po. Oo, magpakataba ka. Ah, at sobrang payat niyo po. Ay, na-stress na kayo kay Ate Jonaline. Ay, talagang ganyan ito, po. Ito, iprito mo para medyo magtagal. Bangus. Ay, isang kilo ulit. Salamat bangus. Sa iyo, ma'am. Oo. Magpalakas ka po. Ah, at ano, alam kong
mahirap yung ganyan na ano, may ako, pinagdadaanan. Akala mo po, ma'am, ang katotohanan lang. Kahit marinig ng ating mga Diyos ay kwan. Dito ka tayo, medyo madilim po dyan. Na, nanginginig ang katawan ko na nagagalit. Pero hindi po, ma'am, ako na sa nagagalit ng kung ano. Ang pumapasok sa isip ko, yung minahal ko siya, umalis. Nang wala man lang kwan mo. Kung nagsabi ba kasi, di pinadala ko siya damit. Wala siya damit sa suot. Iisa lang yung suot niyang damit pa, walang dala dyan? Wala, nandiyan na lahat ang damit. Alam ko lahat ang mga damit nandiyan. Isang pantalon na manipis, isang panty, isang bra, isang t-shirt. Ay, kung nakagayak yung... Kasi tay, hindi siya magagayak ng madami kasi doon mo maalata. Siyempre, doon ka na... Pinayagan ko siya. Diyan, kung gusto niya na nandiyan yung lalaki, papayagan ko. Bakit ang isip ko, ayaw ko na talaga siya sa kanya. Dahil ilang bisis nang ginawa sa akin. Tsaka nalaman ko tay, inaaway pala kayo. Oo, totoo yan. Sinabi po ni Ate Isabel sa akin, inaaway daw kayo na sinasabi niya na ayaw na talaga sa inyo. Inaaway ako kumisan. Ang kwan sa akin, ay kwan ganito niya. Wala ka naman yung pakinabang na sa... Wala na akong pakinabang sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. Nag-away kami nung... nitong kwan, yung ari. Nung atrain sa iyo, no? Sabi ko, bakit ganyan ka? Eh, nagkuha nga kami ng parahan na sa... Pizza Uno. Itinapong niya gaan. May ugali po talaga, ano? Hindi na ako po nag-imik noon. Itinapong niya silong. Ngayon, nagpunta ko dyan sa pamangkin ko, binigyan ako ng, ano ito, yung buko salad. Yun ang pinagharapan lang namin. Pagkamaga, gano'n na. Umalis na. Po. Saka, kuhan na sila. Iba na ang kuhan niya. Talagang napapaasawa na po, ano? Napapalayas na. Oo, napapaasawa na sa mas bata. Matagal nang ginagawa na pala dyan nila. Marami nakakasubok dito. Nakaka-ano, kita sa inyo? Mm-hmm. Sila, ay, sa kanila? Nakikita, narinig dyan. Ay, sila lang dalawa. Sabi ko nga sa kanya, nung minsan gabi, na... Pero umuwi pa din siya dito, tay. Umuwi. Grabing makapal din po. Hindi ako, hindi ko siya iniinda. Basta magkatabi kami. Walang problema. Ngayon, sabi ko nga dyan, unagaano ka dyan, dilim na dilim. Ikaw lang ka ako, lumabas, umuwi. Tapos na yata sila, na pangyara sa buhay, umuwi. Paano na sa akin yun? Pero alam niyong may nangyayari sa kanila? Opo, alam ko. Grabe naman sa atin ako, yun, ma. Ano? Ako, baliwala sa akin yun, ma'am. Baliwala sa akin. Sapagkat iniisip ko, naghahanap siya. Ang dapat sanang gawin niya, kung ganun man, hindi na siya nagsama sa pamangkin ko. Ang nakakaya sa akin. Ngayon, nakakansila rito. Pamangkin mo, tinurutot ka. Yun yung sinasabi sa iyo. Anong sinasabi sa inyo ng mga tao po? Ay, sabi nito, nandito yung mga kwako. Ginawa ang ka, pinatungan ka ng tae sa ulo. Iniwanan ka. Alaga ka, nakikita ko. Nakikita nito, alaga mo. Iniigaman mo pampaligo. Sa paglalabas, sinamahan mo pa. Para hindi siya atakihin siya sa ilog. Totoo naman yan. Pag-igib, ako pa nag-igib. Grabe naman, ano? Saan siya makakuha ng kahit ako matanda na? Ginagampanan ko ang tungkulin ko para sa kanya. Ngunit wala tayong magagawa, ma'am. Talagang ganun ang buhay. Pinapala sa Diyos ko na lang ang pangyayari sa buhay kong ito. Gawa ng maaaring ito ang kapalaran ko. Opo. Bawat tao may kapalaran po. Opo. May... Pero nasa sa atin din kasi yung tayo din yung nakakaalam kung anong dapat mangyari sa atin. Siyempre, parang sa inyo, alam nyo po na yung taong yun, si Ate Jonalyn ay medyo ganun nga, parang
dito, roon, doon, dito, doon. Doon, po. Totoo yun yan. Yung isip niya, yung wala siyang pipirmihan wala na bahay. Wala siyang pipirmihan. Kasi, Tay, dito pa lang, doon pa lang sa mga anak niya, syempre isipin niya yun. Yun. Ngayon, may nagkocontact po sa akin na sabi niya, nakakaawa daw yung mga bata doon. Tapos yung biyanan niya pala doon, yung lola ng mga bata, ay ang hanap buhay lang ay magkakayas ng ano, ng walis. Yun lang po yung kinabubuhay ng mga bata. Minsan wala pa daw magatas. Kaya sabi nila kung pwede daw na mapuntahan ko yung mga anak ni Jonaline. Wag na, pabayaan mo po na yung map. Ganito ma'am ang sisima noon. Nung umalis siya doon sa Dait, nasa Provincial Hospital. Hindi tayo kasi wala naman pong ano ay, wala naman pong kasalanan yung mga bata kung ano wala, man nagawa ng mga magulang. Po, kung maaari tulungan nila. Oo, yun nga po. Ngayon, nagpunta yun dito, salamit sa isang suot. Yung hipag ko, binigyan siya mga damit. Ikaw baga, iwanan mo ang kwan mo noon, anak mo. Tapos maraming kwento sa akin. Di pinabayaan ko po dyan. Nang kinakuha nung hipag ko, di nandyan siya. Umalis ang hipag ko, nagluwas. Tapos naiwan dyan. Nagsama nga doon sa lalaki naman, nagbalik. Diyan sabi, Tia, patawarin mo na ako. Ay hindi na niya kailangan, ayaw ko na sa iyo. Awan ko niya kay kuya kung tatanggapin ka. Opo. Sa awa ko baga po ma'am, nag-iiyak, nagtutulaloan niya. Sabi ko, kung makakapag-tiis ka sa bahay ko, pumunta ka. Yung kaya naganap sa amin pagsasama. Yung ano mo tayo, parang gusto mong lang mangyari ay tulungan siya, pero yung turing niya sa iyo, asawa pala. Ang turing niya sa akin, kukunin lang isang bagay sa akin, hindi kung anong asawa. Anong kukunin tayo? Ay, yung pagkalalaki ko, tapos na. Tapos, pakainin ko siya, tapos na. Pag umiral yung kwan niya, iwanan ako. Layas. Grabe ano. Hindi po yun, ano tay, hindi po yun normal. Hindi ka normal. Grabe. Hindi normal ang isip. At hindi rin normal ang sarili niya. At dito, oh, kaya binibidyo niya ako, naganyan ako. Sabi mo sa akin, bakit tayo? Nahihiya ako sa inyo. At nahihiya ako sa ating mga viewers. Mga viewers. Oo, kasi nakakapit-kapit po siya, ano? Mm-hmm. Akala mo. Yapos-yapos, ikaw po yung nahihiya. Ako nahihiya? Oo. Meron po kayong kasama dito, Tay. Kumusta? Happy New Year po. Kaibigan po kayo ni Tatay? Oo. Saan po kayo nakatira? Nandiyan ako sa kabila. Ah, sa kabila. Ano masasabi niyo sa nangyari sa relasyon ni Tatay Filomeno? Ay, talagang kakaawa nga. Wala namang magagawa't naroon na. Oo. Anong pong yung mga ina-advise nyo naman kay Tatay, lalo't mag-isa po siya dito? May, sabi ko nga, may pagka talagang ano, maghanap ka ng bago. Gusto naman doon sa magtitis ka nung pagkakukuan. Nilalayasan. Nilalayasan. Kumuha ka ng dapat na makakasama mong talaga pang habang buhay. Oo. Pero Tay, sa kalagayan naman po ni Tatay ay, sa tingin ko ay parang pag kumuha pa siya ng makakasama, parang magiging pabigat pa. Pabigat pa. Oo, kamag-anakan niyo po siya, hindi? Hindi. Kapit-bahay lang, kaibigan lang. Ayan, salamat Tay. Sige po. Ayan, kaibigan ni Tatay Filomeno. Makita mo talagang may mga kaibigan si Tatay. May malasakit sa akin. May mga pumupunta dito. Itulungan nila ako sa kwan. Sabi sa akin, wag mong isipin yun. Sabi sa akin, sabi ko, hindi pwede. Oo. Matitress ka lang niya pag inisip. Ma-stress ka nga lang po. Maganda yan, ipagpatuloy mo yung pagganyan, oh. Para pag, ano, may paglibangan ka, di ba po? May libangan, hindi ka lang. Oo, hindi yung ano po, nandito lang, ano. Noon bang nakatira si Ate Jonaline dito tay ay humihiling din siya ng mga bagay na parang pahawakan mo siya ng pera. Hindi naman po. Hindi naman. Kundi pag ako nag-pay out ako, binibigay ko sa kanya. Binibigay niyo? Ikaw ang magawak. Ano pong ginagawa niya dun sa pinapahawak niyo? Ang ginagawa niya dun sa pera, ayaw niya ng ulam na hindi maganda. Dilata, yung ano baga, yung pansit kantong, yan ang hilig niya. O kilaki, sige, bili. Ang katuwi lang ko.
Tira lang yan, ayun, katwiran po. Akala ko hindi magkakaganon. Oh, pinagbigyan niyo po ng pinagbigyan sa mga gusto niya, no? Ang pira lang sa kanya. Hindi ako nahawak. Kahit nung bigyan mo ko doon sa kuwan, nung tayo doon sa kuwan ng probinsya. Emergency. Binigay ko sa libo na yun. Sa kanya? Tapos, magkuwan kay Kako. Mahanap tayong gamot mo. At yun lang bibilhin. Ngayon, wala na ako ha. Ay Kako, ako mabili ng gamot. Nagmimintinance ako ng gamot tayo. Opo. Bumili po kayo. Yan, maganda po. Ngayon nga, wala na Kako. Dadalwa na lang yata nandyan. Yun ang minimintinance ko, ma'am, na pag ako napapagod. Yun yung iniinom nyo? Opo. Yung salbutamol at saka may kasama pa. Hindi pa kaya nasunog yung inaano nyo? Hindi po yan, kuwan yan. Pinapaksiw kong tilapia. Oh, okay. Talagang masasarap din talaga yung inuulam niya, Tay. Hindi ano? Po, ngayon lang yan. Nag-uulam ako dito. Tay, gamitin mo yung foam, ah. Huwag mo pong ano yan. Gamitin mo yan para maganda yung higaan mo. Ayan nga. Ay, para mapaayos natin itong bahay mo. Alam mo, pag hinihigaan ko, parang naisip ko na kami magkatabi dyan. Oo. Sipin mo na lang na... Huwag na muna. Saka na lang pag nakalimot na kung unti-unti yung maalis. Grabe si tatay. Parang teenager na iniwan. Brinig up. Brinig up nga. Oo, brinig up po kayo, ano? Wala tayong magagawa. Oo. Talaga. Sabi din ng mga anak talaga ay ano, galit na galit po kay Jonalyn na pag makita daw nila dyan ay talagang susunggaban nila. Sabi nga po ni Ate Isabel daw, sabi niya makita-kita ko lang dito yun. Sabi niya, sira na nga yung family namin, sinira niya palalo. Kasi dating hiwalay na yung magulang niya po ay. Tapos ngayon, siya pa yung ano, sumama dun sa, ano, sa tatay nila. Eh, ang dami palang magkakapatid yan. Pero sinasala ko naman. Kahit na ginagamit sana yung asawa ko at pinababayaan ko naman siya, hindi na sinama. Gawa na yung mga anak niya, ang dapat alam niya. Yun yung suportahan niya, hindi yung sa ibang babae. Oo, may nagsusuporta nun. Ay, sira din ay. Kaya ayawang ko, hindi ko masasabi ma'am pag nag-uwiin dito. Ano pong gagawin niyo pag nag-uwi? Ay, hindi ako. Sino po? Marami ako ditong guwan. Marami ditong galit. At hinamon, nung nandito yung dito, marami siyang hinamon dito. Matapang po pala yun, ano? Mga pinangangas ay panay. Mga pamilya naman nila mamatay tao. Yun po? Hindi lang ako nagkikibo. Ako hindi kikibo din sa bahay. Pag uras na kita sa dyan, baka ayaw ko lang. Bahala sila. Opo. Basahayan nyo na lang po kasi sabi nga nila, nagkasala na yung tao. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo nang saluhin kung ano man yung mali na ginawa niya sa inyo. Bahala nga po sila. Oo. Mas ako, mahirap po kasi yung madidisgrasya yung tao, eh siya yung may kasalanan. Di parang sinalo mo yung kasalanan niya, di ba po? Bahala siya. Oo. Basta tay, nandito lang kami ni Marcos, ni Mr. Ko na aalalay sa inyo, ano? Maraming salamat. Sa isang araw, mahatid ako ng mga groceries mo dito, mga kailangan. Meron pa? Meron pa, bigas ang... Okay, bigas po ang dadalhin ko. Yung bigas ko nga, nagtaka ko. Parang hinakot dyan yung bigas. Sinong naghakot tay? Si Jonalyn. Si Jonalyn? Wala ako rito, permian. Kaya naubos yung bigas nyo? Nawawala yata eh, nasa 5 kilo. Grabe. Hindi naman ko alam kung dyan din na kung saan. Grabe naman. Alam mo, pinagbibigyan ko yun. Kaya ko talagang parakol sa dito, kulong, pag-araw. Naandyan po siya. Pag-gabi na dyan sa akin. Oo. Yan, dala ko yung bangus, pirito mo yan para magtagal po, ano? Tapos yung manok na isang buo, i-adobo mo para magtagal din po na ano, tayutayin mo. Yung bangus, ma'am, dadaingin ko. Oo. Lalagyan ko ang tawyo suka. Tapos ipipirito ko para... Magtagal. Masarap. Oo. Basta, ikaw na bahala po dyan at ulam mo po yan. Ay, sabi ko, iba-ibayin ko naman yung dalhin ko kay tatay. Ulam naman para... Maraming salamat po sa inyo. Oo, para kahit ako, sa pagkain na lang ikaw mag, ano, ng stress mo po, ano? Basta kain ka lang po ng kain. Yang hiyana ko sa inyo, ma'am. Hindi, okay lang po yan. At bukas po madala ko ng bigas nyo dito. Ano po? Salamat po.
Oo. Basta mag-ingat po kayo palagi dito at lagi po kaming magdasal na sana mapabuti pa yung buhay niyo po, Tay. Totoo mapaayos po natin tong tahanan mo para naman hindi ka ginaganon-ganon na lang ng mga tao dito. Maraming salamat kay Lord. At kayo ay hindi niya ko pinababayaan. Isang parang anak ko kayo. Opo, Tay. Kasi, Tay, yung tatay ko parang kasing payat nyo. Parang nakikita ko yung tatay ko sa inyo. Sabi ko, yung tatay ko po mismo, sabi ko, ay kamukha nyo, pinakita ko pa. Buhay pa po yun? Opo, buhay na buhay. Bata pa po yun. 52 years old. Ikaw pala, taga-Balang ka. Hindi po, taga-bayan po yung mister ko. Hindi ako taga-Bicol, taga-Norte po ako. Hindi ka taga-rito sa Kapalunga? Hindi po. Mister ko lang po, taga-Kapalunga. Akala ko, ikaw ang Portugal. Ay, hindi po. Hindi po ako Portugal. Taga-Norte po ako, kababayan ko si BBM. Oo. Ay, si Marcos. Si Marcos, taga-Kapalunga po sila. Taga-Bicol po talaga sila. Ah, sige, Tay, mag-ingat ko palagi dito, ah. Magluto ka na para mapaano yung mga ulam mo. Maraming salamat po. Oo, Tatay. Sige. Ingat po kayo, ah. Sige po, Tatay. Sa pag-iwakbay ninyo. Okay. Ingat kayo. Oo. Sige. Balikan ka pa daw ni Jonalyn. Ay, ayaw ko na. Ayaw ko na po. Dalan-dala na ako. Akala babae lang nadadala. Ako lalaki, nadadala ako. Ayaw ko na. Ayaw mo na, no? Ayaw ko na po, ma'am. Opo. Sige, Tay. Ingat ka palagi. Opo, salamat po. Sige po. Ingat kayo. Okay po. Ayun, mga kaliga po. Napapangiti na natin si tatay ngayon at maraming salamat talaga sa mabilisang paghilom ng kanyang puso sa nangyari sa kanila ni Ate Jonalyn. At sana ay tuloy-tuloy na yung buhay niyang ganyan, mapaayos. Ayan, punta-punta natin dyan. Siyempre kung may budget na tayo dito sa bahay niya, papaayos natin mga kalingap para ayos din naman yung kanyang tahanan. Ayan. At maraming salamat sa mga nagsuporta sa last video natin sa kanila. Umabot na po ng 100,000 views. At sana pagpatuloy niyo pong i-share, comment, i-like yung ating mga video para makatulong sa lolo na ito na mag-isa na sa buhay ulit. At nandito naman kami ni Marcos na susuporta kay tatay. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. God bless.